mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Nay, padala ka naman ng pera. Bibili sana ako ng bagong sapatos. Hiling ng panganay na anak ni si Naida. Anak, kakahingi mo lang nung nakaraan ha. May bibiling ka na naman. Pagtatakang tanong ni si Naida sa kanyang anak. Nay, sige na please. Pinag-iigian ko naman ang eskwela eh. Malapit na nga akong magmarcha. Malapit ka na magkaroon ng inhinyero. Pambobolang sabi ng panganay nitong anak na si Carl. Si Carl ang panganay sa tatlong anak ni Nanay Sinaida na isang OFW sa Qatar. Nasa high school siya nang umalis ang kanyang ina para makipagsapalaran bilang OFW. Nang mga panahon kasi na iyon ay lahat silang magkakapatid ay nag-aaral na. Kaya hindi nasasapat ang kita ng kanilang ama na si Mando bilang isang jeepney driver. Dahil hindi nagkaroon ng maayos na edukasyon si Tatay Mando, ay hirap itong makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Kaya napagdesisyonan na lang ng mag-asawa na si Nanay Sinaida na lang ang lilipad upang sumubok ng kapalaran doon upang mas magkaroon ng pagkakataon ang kanilang mga anak na makapag-aral ng maayos. Magmula nang umalis si Nanay Sinaida ay inako na ni Tatay Mando ang pag-aasikaso at pag-aalaga sa mga anak habang patuloy na namamasada ng jeep. Si Nanay Sinaida naman ay nakakauwi na lang sa Pilipinas isang beses sa loob ng isang taon. At dahil dito ay labis ang pangungulila ang nararamdaman ng naiwang pamilya nito sa tuwing lumilipad na ito pabalik ng Qatar. Nagpatuloy ang pagtatrabaho ni Nanay Sinaida bilang OFW. Halos maglilimang taon na ito sa Qatar at nasa koleyo na rin si Carla. Ang bunso niyang kapatid ngayon ay patapos na naman ng elementarya. Naging matibay ang pamilya nila Nanay Sinaida kahit na nasa malayo itong lugar. Si Tatay Mando ay mas nagsisikap upang makatulong din sa pang-araw-araw na gastos ng kanilang pamilya. Busog man sa pagmamahal mula sa ama, ay hindi pa rin maiwasan ng mga anak ni Nanay Sinaida na mangulila sa kanyang pag-aaruga. Nais man nila sanang umuwi na ang ina, ngunit kailangan nilang intindihin na kailangan talaga na magtrabaho ni Nanay Sinaida sa ibang bansa upang magkaroon sila ng magandang buhay. Dahil malaki rin ang kinikita ni Nanay Sinaida sa pagtatrabaho sa Qatar, ay hindi naman ito naging mahigpit sa kanyang mga anak. Malaking bagay na nakakapagtrabaho siya rito dahil nagagawa niyang maibigay ang mga pangangailangan at kagustuhan ng kanyang mga anak. Mula sa tuition fee hanggang sa gastos sa eskwelahan at maging sa mga luho ng kanyang mga anak ay talagang naibigay ni Nanay Sinaida ang lahat. Lalong-lalo na ang anak nitong si Carl na halos ay buwan-buwan ay humingi ng pera sa kanya. Kaya minsan ay hindi rin maiwasan ni Nanay Sinaida na magdamdam sa mga ito dahil hindi biro ang kumita ng pera sa ibang bansa. Ngunit dahil sa labis sa pagmamahal niya, ay hindi niya rin natitiis ang mga anak niya. Ngunit hindi nito inaasahan na ang paghingi pala madalas ng pera ng kanyang anak na si Carla ang siyang magpapauwi sa kanya pabalik ng Pilipinas. Napapadalas na kasi ang paghingi ni Carl sa kanyang ina ng pera. Lagi nitong dahilan ay may bibili nitong bagong gamit. Minsan naman ay may kailangang bayaran sa eskwelahan. Lingid sa kaalaman ng mga ito ay hindi binibili ni Carl ang mga bagay na binabanggit nito sa ina. Itinatabi niya ang bawat pera na ipinapadala sa kanya at masinop niya itong naiipon. Bukod pa dito ay nakakadagdag rin sa kanyang ipon ang pinadadalang pera ng kanyang ina para sa kanyang tuition fee. Scholar pala ito ng kanilang eskwelahan. Ngunit pinili nitong wag muna sabihin sa ina dahil nais niya nga makaipon upang makapagpatayo na lamang ng negosyo ang ina upang hindi na nito kailangan pang magtrabaho sa ibang bansa. Nagpatuloy si Carl sa pag-iipon
Habang nag-aaral ay sumasailay rin ito bilang modelo at nakakadagdag rin ito sa kanyang ipon. Unti-unti ay sinimulan na ni Carl ang pagtupad sa negosyong nais niyang ihandog sa kanyang ina at sa kanyang ama. Kahit nasa kuleyo pa lamang ito, ay nakaipon na ito ng pambili ng maliit na pwesto sa isang mataong lugar. Mula sa maliit na pwesto na ito, ay pinagpatuloy niya ang pag-iipon hanggang sa mapaganda niya ito at mapaayos na parang isang maliit na restoran. Nang mabuo na ang pinapatayong negosyo ni Carl, humingi na ito ng tulong mula sa kanyang ama at mga kapatid. At dahil lahat sila ay nais nang mapauwi ang nanay sa Pilipinas, nagtulungan ang mga ito upang makaipon. At dahil magaling magluto si Tatay Mando, ay siyang nagsilbing cook ng kanilang kainan. Kumuha lang sila ng isa pang tao upang tutulong sa kanilang ama kapag silang lahat ay nasa eskwelahan. Sa umaga ay mga estudyante ang mga ito at sa hapon at gabi naman ay nagiging mga servidor at kahera sila ng kanilang munting kainan. Kahit mahirap ay nagsikap ang mag-aama na palaguin ang negosyong itinayo. Nagsisilbing inspirasyon kasi nila na sa oras na mapalago na nila ang tinayong kainan ay hindi na kakailanganin bumalik ni Nanay Sinayda sa Qatar. Naging lihim ang lahat ng ito kay Nanay Sinayda. Lumipas ang ilang buwan ay unti-unti na rin nakilala ang kainan nila Carl at Tatay Mando. Saktong-sakto naman na sa susunod na buwan ay pansamantalang uuwi si Nanay Sinayda upang dumalo sa nakatakdang graduation ni Carl. At sa pag-uwi nito ay wala itong kamalay-manay sa sorpresa na inihanda ng kanyang mag-ama. Nang dumating si Nanay Sinayda ay agad nila itong niyayang kumain at dinala sa kanilang munting kainan. Walang kamalay-malay si Nanay Sinayda sa lahat ng nangyayari. Nang dumating si Nanay Sinayda ay agad nila itong niyayang kumain at dinala sa kanilang munting kainan. Walang kamalay-malay si Nanay Sinayda sa lahat ng nangyayari. At tulad ng inaasahan ay halos nang hina sa gulat nang makita ang munting kainan na kanilang pinuntahan ay may karatulang hapagkainan ni Sinayda at Mando. Hindi ito makapaniwala sa nakita hanggang sa unti-unting kinuwento ni Tatay Mando ang lahat ng nangyari at kung paano nagkaroon ng negosyo ang kanilang pamilya. Nay, pwede po bang huwag na kayong umalis? Huwag na po kayong umalis ulit. Para sama-sama na po tayo nila tatay. Wika ni Carl habang masayang nagkukwentuhan ang mga ito. Oo nga po nanay, huwag mo na po kami ulit iwan. Wala pong nagsusuklay ng buko sa tuwing pumapasok ako sa paaralan. Paglalambing naman ng bunsong anak ni Sinayda. Nagtulong-tulong po kami nila tatay upang mapatapos po ang restoran na ito. Inipon po namin ang pera na pinapadala niyo sa amin. Nais po kasi namin na makagawa ng paraan upang hindi niyo na po kailangan umalis pa ng bansa para magtrabaho po para sa amin. Nay, huwag na po kayo umalis. Dagdag pa ni Carl. Nay, ngayong tapos na ako sa pag-aaral, ay hayaan mong tulungan ko kayo ni tatay. Alam ko na tulad namin ay labis rin ang iyong pangungulila, lalo na sa mga panahon na pagod ka at hindi mo kami kasama. Yan din ang nakita ko sa mga mata ni tatay at ng aking mga kapatid sa tuwing ikay kanilang naaalala. Kaya labis na lang din ang pagpaporsige ko na makaipon kahit na minsan ay naiinis ka na sa akin, kakahingi ko ng pera. Pabirong sabi nito sa ina. Tulad mo nay, araw-araw ay pinagsisikapan namin na magpatuloy sa buhay kahit nasa malayo ka. Pilit naming nilalakasan ng loob kahit hindi ka kasama dito sa Pilipinas. Kaya labis na lang din ang kagustuhan namin nila tatay na talagang mapalago ang negosyong ito. Dahil para sa inyo po ito, para hindi na po talaga kayo umalis ng Pilipinas. Pahabol na sabi pa ni Carl sa kanyang ina. Habang patuloy na nagkukwento si Carl, ay walang tigil din ang pagluwa ni Nanay Sinayda. Bukod kasi sa negosyo na naipundar ng kanyang mag-aama, ay nalaman niya ang mga pagtitiis at pagsisikap ng mga ito. Nabalot ng pagmamahal ang pagod na si Nanay Sinayda, nalimutan nito ang mga lumipas na taon na hirap siyang magtrabaho ng malayo sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng graduation ni Carl, ay kinailangan na naman bumalik ni Sinayda sa Qatar. Ngunit sa pagkakataon nito, ay hindi na para ipagpatuloy pa ang naiwang trabaho
kundi para magpaalam upang piliin naman niya ngayon na mas makasama ang kanyang pamilya. Nagpaalam si Nanay Sinayda sa pinapasukang amo sa Qatar. Ikinuwento nito sa amo ang sorpresang inihandog sa kanya ng kanyang mag-aama at natuwa naman ang mga ito. Kaya tuluyan na rin pinayagan si Nanay Sinayda na makabalik sa Pinas matapos asikasuhin ang mga papeles niya. Pagka-uwi ni Nanay Sinayda ay walang pag-aalinlangan itong tinulungan ng asawa sa kanilang munting kainana. Masayang masaya ang lahat dahil sa unang pagkakataon ay muling magkakasama-sama silang magpapamilya. At dahil sa pagsisikap ni Carl, napagtagumpayan din ni Carl na maipasa ang board exam at kasalukuyan na siya ngayong inhenyero. Sa huli, mas pinahalagahan ng mag-anak na kahit anong mangyari ay hindi na muli nilang pipiliing mawalay sa isa't isa na sa laban na kanilang haharapin sa hinaharap ay sama-sama nila itong haharapin at pagtatagumpayan ng sama-sama. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon at kung anong aral po mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.